Sa judge na lang tayo magpakasal, Alexa. Kailangan nating madaliin to. Hindi tayo nakasisiguro na hindi magbubunga ang nangyari sa atin. Panimula ni Nathan nang magpunta ito sa unit niya, dakong alas 9 ng umaga. At magpapakasal lang sila dahil nag-aalala ito na baka mabuntis siya. Ano nga bang dapat niyang asahan? Kung siya nga, hindi pa siya sigurado kung totoong pagmamahal ang nararamdaman niya rito. All she was sure about was that they had chemistry. Pero sapat na bang batayan yun para magpakasal ang dalawang tao? Itinanong nito kung kumpleto siya sa mga papeles na kakailanganin para makapag-apply agad sila ng marriage license. Nathan, hindi pa naman tayo nakakasiguro na buntis ako. Maybe we should wait. Look, Alexa, putol nito sa sasabihin niya, saka napatayo. May nangyari sa atin, and I know I'm partly to blame. Kahit lasing ako noon, kaya kong kontrolin ang sarili ko, pero hindi ko pinigilan. Maybe I like it too much to ignore it. Kung magbubunga ang nangyari sa atin, tatanggapin ko ito ng buong puso. At kung hindi, pag-aralan na lang natin tanggapin ang nangyari. Umiling-iling ito. I'm sorry. Wala kang dapat ihingi ng sorry. Hindi mo rin ako kailangan pakasalan. But, it's the right thing to do. I was the first at... Look, alam kong hindi lahat ng lalaki makakaintindi kung bakit may naunang lalaki sa kanilang mapapang-asawa. Ayokong dumating yung oras na susumbat-sumbatan ka ng mapapang-asawa mo dahil hindi siya nakauna sa'yo. Paliwanag ng lalaki. Totoo ang sinabi nito. Dalawa sa mga kaibigan niya noon ang may ganong karanasan. May mga pagkakataong daw, lalo na kapag nalalasing ang asawa ng mga ito, na sinusumbat ng mga ito dahil ibang lalaki ang nakauna sa mga kaibigan niyang yun. Naisip tuloy niya na hanggang sa makabagong panahon ay nananatili pa rin pala ang double standards pagdating sa relasyon ng babae at lalaki. Yung iba naman ay tanggap nila dahil sa pagmamahal nila sa mga karelasyon nila. But I would definitely feel bad about it, Alexa. Kaya hindi ko nahahayaang mangyari yun. Sa akin ka magpapakasal. Seryoso na wika ni Nathan. Pero hindi mo naman ako mahal. Kaya hindi mo kailangan magpakasal sa akin. Napakahirap para sa kanya sabihin ang mga salitang yun. Pwede naman nating i-work out yun. Tumayo ito at tinabihan siya sa sofa. Kinuha nito ang mga kamay niya. We're both passionate. Anito, halos pabulong habang nakatutok ang paningin sa mga mata niya. Drove us crazy. I love every second of it. That's why I discovered the other night. And that's a good start, don't you think? Bago pa siya makapagprotesta, bumaba na ang mukha nito sa mga labi niya. At sinakop nito ang mga labi niya. Hindi niya nagawang pumalag. Nakakadala ang mga halik nito. Natuklasan niyang isa pala yun sa magiging kahinaan niya ang mapupusok na halik nito. Nang mga sumunod na sandali, nawala na siya nakakayahang mag-isip. Naging sunod-sunuran siya sa gusto ng katawan niya at panghihimok ng mga kamay at labi nito. Ang nangyari sa kanila ni Nathan noong isang gabi ay naulit na naman. At sa ganoong oras na napakaaga pa. Now, kung nung una hindi kita napuruhan, malamang ngayon bullseye na. Nanunod yung bulong sa kanya ni Nathan nang humupa na ang daluyong ng pag-iisa nila. Kinurot niya ito ng pino sa tagiliran dahilan para mapaiktad ito. Parang ang dali-dali lang sa'yo ng lahat, nagagawa mo pang magbiro dyan. Tumatawang pinupog siya nito ng halik. Bakit? Ayaw mo bang maging mami? Gusto. Napangiti na wika ni Alexa. Bukas na bukas, pupunta tayo sa City Hall para mag-apply ng marriage license. Kaya mag-half day ka na lang sa work mo. Naging sunod-sunuran siya rito. Umaasa na lang siya na didinggin ng Diyos ang mga dasal niya. Sana matutuhan din siyang mahalin ni Nathan. Grabe! I never imagined na mauunahan mo pa ako magpakasal. Tudyo ni Nikki kay Alexa. Hindi halatang atat ka ng mag-asawa. Pang-aasar pa nito. Kahit ako, hindi ko alam na mauuwi sa mabilis na kasalan ng lahat. Parang nananaginip lang ako. Hindi pa ito na-absorb ng husto ng utak ko. Naroon sila sa judge office sa City Hall. Nang makuha ni Nathan ang lisensya nila, ay agarang nagpa-schedule ito para makasal sila.
Gusto sana nitong abisuhan ang kanyang ina at padrasto, ngunit tumanggi siya. Sinabi niyang may trabaho ang mga ito at hindi maaaring ora-orada makalipad pa uwi sa Pilipinas. Alibay lang niya yun. May sarili siyang dahilan kung bakit. Isang dahilan na wala siyang balak na ipalam kay Nathan. Dahil doon ay nagpa siya ito na huwag na ring pauwiin sa Pilipinas ang ama at mga kapatid nito na nasa Australia. Saka na lang daw kapag nag-church wedding na sila. May worry lines na sa mukha mo, puna ni Nikki. Cheer up! Magiging maayos ang lahat sa inyo ni Nathan. Yun lang ang isipin mo, paliwanag ng kaibigan. Salamat sa pagpapalakas mo ng loob ko. Pagkatapos mo akong asar-asarin, tumawa ito. Gusto ko lang naman mapagaan ang damdamin mo. Mukha ka kasing mawawala na eh. Lumapit sa kinauupuan niya si Nathan. Tinatawag na raw sila sa loob ng courtroom para simulan na ang seremonya. Para pari din ang huwes na nagkasal sa kanila. Seryoso ito habang binabasa ang mga pangako nila ni Nathan sa isa't isa. Siya naman, lahat ng nagaganap ay parang espongha na sinisipsip ng puso at isip niya. Minsan lang siya ikakasal. Nais niyang baunin ang alaala nun. Sa kabila ng mga sirkumstansya sa pagitan nila ni Nathan ay masaya siya. Hindi nga lang malubos ang saya niya. Alam kasi niya na si Cheryl pa rin ang laman ng puso ng magiging asawa niya. Sa New World Hotel sila nagtanghalian. Bukod kina Nikki at Winston ay may dalawa pang lalaking kaibigan si Nathan na sumaksi sa kasal nila. Kung titingnan niya si Nathan, parang nag-enjoy ito sa naganap na kasalan. Parang hindi ito napipilitan lang. Mahusay lang ba itong magtago? O may iba pang dahilan kaya ito masaya? Hindi kasi siya kumbinsido na ang dahilan ng tuwang nakikita niya ay dahil mahal na siya nito at gusto nito ang naganap na kasal. Naiwan sila roon ni Nathan nang mag-alisan na ang mga sumaksi sa kanilang kasal. Doon sila magpapalipas ng gabi. Hindi rin maintindihan ng sarili niya kung bakit sa kabila ng mga nangyari sa kanila ay ngayon pa siya nakakaramdam ng pagkaasiwa. You're too quiet, puna ni Nathan sa kanya. Nang lapitan siya nito sa tabi ng malapad na glass window ng kanilang hotel suite. Hindi ako sanay ng ganyan ka, nag-aalala na wika ni Nathan. Naninibago ka lang siguro. Ano pa ba naman ang dapat na ikapanibago mo? Dama niya ang singaw ng init sa katawan nito sa pagkakalapit nila. Pati mabangong hininga nito ay sumusumpit sa mukha niya. She remembered his kiss. Kahit saang parte yata ng katawan siya halikan nito ay nakakadala yun. Parang may magic ang halik nito. Ayaw maalis ng alaala nun sa isip niya. Mula pa nang maiwan na sila sa hotel. Siyempre, may pagbabago. Neighbors lang tayo dati pero ngayon. Disimuladong inilayo niya rito ang sarili. Baka hindi siya makapagpigil at siya na ang maunang humalik dito. Humakbang siya para maupo sa sofa. Naiwan ito sa tabi ng glass window. Ngayon mag-asawa na tayo, dugtong nito. Oo, hindi mo lang tayo naging mag-boyfriend-girlfriend. Tiningnan siya nito na tila pinag-aaralan ang sinabi niya. Pwede pa rin naman tayo maging girlfriend-boyfriend kahit kasal na tayo. Ang bilis naman kasi ng pangyayari, wika ni Alexa. Bakit? Nagsisisi ka ba? Nagsisisi ba siya? Wala siyang nararamdaman na ganoon. May pag-alala lang siya dahil alam niya na si Cheryl pa rin ang mahal nito hanggang ngayon. Wika niya sa sarili. Tiningnan niya ito. Ikaw ba? Hindi. Bakit ba ang layo mo? Gusto ko katabi lang kita kapag nag-uusap tayo. Naririnig mo naman ang sinasabi ko at naririnig din kita. Hindi mo ako maririnig kapag bumulong ako. Ano ba ang nangyayari sa lalaking ito? Gusto lang ba nitong makipagkulitan? Bakit naman kailangan mo pang bumulong? E dilaksan mo na lang ang boses mo. Sa mas gusto kong bumulong ngayon. Bumulong nga ito. Hindi niya narinig ang sinabi nito. Ano? Lumapit ka kasi para marinig mo. Ayoko nga. May importante akong sasabihin sa'yo, Alexa. E di sabihin mo ng malakas. Pagmamatigas ni Alexa. Tungkol yun sa... Napakahina ng idinugtong nito roon kaya hindi na naman niya narinig. Ano nga? Lakasan mo kasi. Nang magsalita ito ay pasigaw na. Tungkol sa gusto kong gawin natin ngayong gabi sa
Bago pa nito mabuo ang sinasabi ay nasugod na niya ito, sabay takip ng palad niya sa bibig nito. Ano ba? Kakaasar ka ang ingay-ingay mo? Baka... Ang bibig naman niya ang tinakpan ng kamay ni Nathan. Nang alisin nito ang kamay sa bibig niya, ay ipinaglaro naman nito ang hintuturo sa gilid ng mga labi niya. Malinaw niyang nakikita ang ningas ng nanunuksong mga mata nito. Napalunok siya. Ano ba yung binubulong mo kanina? Gusto ko na palaging ganito tayo kalapit sa isa't isa. Wika nito. I like to see the fire in your eyes. Lumikha ng marahang guhit ang daliri nito sa gilid ng pisngi niya. Nag-alsahan yata lahat ng balahibo niya sa katawan. Natutokso siyang tumingala rito at abutin ang mga labi nito. Nangangati ang mga kamay niyang pumulupot sa batok nito. Lahat ng pagtitimpi ay ginawa na niya para pigilin ang sariling gawin yon. Inalis nito ang kamay sa mukha niya. Bumaba naman ang mukha nito. Ngunit hindi para halikan siya, kundi para lang idikit ang noon nito sa noon niya. Bitin na siya sa pinaggagawa nito. Pinasasabik lang siya nito. What do you want me to do, Alexa? Muling wika nito. Ano ba gusto mong gustuhin ko na gawin mo? Ganti niya rito. Kahit bitin na siya ay hindi niya mapapalampas ang larong sinisimulan nito. Ngumiti ito, mahinang tumawa. Bagay talaga tayo, Alexa. Idinikit nito ang hintuturo sa bibig niya. Alright, we'll do it your way. Sa kanyang pagkadismaya ay inilayo na nito ang mukha sa kanya. Kinuha naman nito ang isang kamay niya at iginaya siya sa sofa para umupo roon. Hindi pa mawala ang disappointment niya. Ano bang ibig mong sabihin? Inakbayan siya nito. Lumapat ang balat nito sa exposed na punong braso niya. Since gusto mo muna tayong dumaan sa girlfriend-boyfriend relationship, susundin kita. Teka, sinabi ko ba yon? Takang-takang tanong ni Alexa. Magiging ganun muna tayo bago tayo mag-level up. Habang nagsasalita ito ay marahang pinaglalaro nito ang mga daliri sa punong braso niya. Nagtatayuan na naman tuloy ang mga balahibo niya. You mean we won't act like husband and wife? Takang tanong ni Alexa. Not yet, pagbibigyan kita. I must admit, medyo naging mabilis sa atin ang lahat. Alam ko naman, hindi ka prepared. Pero eto na tayo, mag-asawa na. Anyway, ayoko rin naman na ma-shortchange ka. At okay lang sa'yo? Ngumiti ito. Anything you want, honey. Parang mahirap yatang paniwalain na kahit mag-asawa na sila, ay ayos lang dito na umakto muna silang parang magnobyo lang. Kaya mo? Ngumiti uli ito. We'll see. Tumayo ito, hawak ang kamay niya. Halika. Saan? Sa pool area. I need to do 100 laps tonight. Kay lakas na naging tawa niya. Sige, pagtawanan mo ko. Ewan ko lang kung hindi ka magmakaawa. Magmamakaawang ano? Bumulong ito sa kanya na para bang may makakarinig sa pinag-uusapan nila. Kahit sila lang ang tao sa silid. Beg to me to make love to you. Pinagkukurot niya ito sa tagiliran. Ang harot mo? Tawa ito ng tawa habang umiiwas sa pag-atake niya. Gayunman ay pinagbigyan niya ito. Nagpalit sila ng damit pampaligo at nagpakapagod sa paglangoy sa swimming pool. Gusto na niyang sabihin dito na hindi naman siya tutol kahit na may mangyari sa kanila sa gabing yun. Kapwa sila may marital rights na sa mga katawan ng isa't isa. Ngunit pinapangunahan siya ng hiya. Nang matutulog na sila, pagkatapos nitong mag-goodnight kiss sa pisngi niya, ay tumagilid na ito patalikod sa kanya. Saglit pa at patag na ang pahinga nito. Mabilis lang na nakatulog ang asawa niya. Siya naman, sa kabila ng pagod nila sa paglalangoy, nanatiling gising hanggang lumampas na sa alauna ang kamay ng wristwatch niya. Wala man lang nangyari sa first night nila ni Nathan bilang mag-asawa. Ngunit naisip din niya na baka yun nga ang mas makabubuti. Dahil nagsimula sila sa gitna ng relasyon, ay baka nga makabuti na mailagay muna sa kaayusan ng lahat. Pero hindi ako papayag na ganito na lang kami indefinitely. Bakit ayaw mo ako isama mag-jogging? Tanong ni Alexa kay Nathan isang umaga. Kababalik pa lang nila sa The Miranda noon. Nang nagdaang araw, ay magkatulong nilang hinakot ang mga personal na gamit niya
patungo sa unit nito. Doon sila titira. Isang sublet na lang nila ang unit niya. Yun ang napagkasunduan nila mag-asawa. Samantalang dati, ikaw tong nangungulit na isama ako. Ipinalibot nito ang isang braso sa likod niya at hinapit siya nito hanggang sa magkalapit ang kanilang mga muka. Pagkatapos ay malambing na ikiniskis ang ilong nito sa ilong niya. Kasi nga po, hindi natin alam, baka naman may Nathan the Second na dyan sa tiyan mo. Sagot nitong parang siguradong sigurado. Kaya bawal muna sa'yo ang strenuous exercise. Nathan the Second ka dyan? Aba, akala yata nito imposible ang sinasabi ko. Hinalik-halikan nito ang sentido niya. I'm sure kapag lumabas na yan, kamukhang kamukha ko. Paano ka naman nakasiguro? Eh kung ako ang kamukha. Kapag naging babae, ikaw dapat ang maging kamukha syempre. Pero kapag lalaki, yun na lang pagiging maskulado mo ang dapat namamanan niya para... Aray ko! Maskulado ako ganun? Kunway pagtataray niya pagkatapos niyang kurutin ito ng pinong-pino sa tagiliran. Ikaw, nawiwili ka na sa kakakurot sa akin ha? Bigla nitong sinundot ang tagiliran niya. Napatili siya sa pagkakakiliti. Kumalas siya rito ngunit hindi siya nito pinakawalan hanggang mapaatras siya. At kumabisala ang mga paa niya. Sa sofa sila bumagsak nito. Mrs., nagiging eskandalosa ka na. Pabirong sabi nito. Tumagilid dito para makaalis sa pagkakadagan sa kanya. Ngunit na natili pa rin sila sa sofa. Napakalapit na mukha nito sa mukha niya. Pumapaypay roon ang mabangong hininga nito. Tuloy naramdaman na naman niya ang paghahangad na mahalikan nito. Napalunok si Alexa. Sa mismong sandali na nakita niyang gumulong ang Adam's apple nito. Nagtagpo ang kanilang mga tingin. Nabasa niya roon na iisa lang ang tinatakbo ng isip nila. Bumaba pa ang mukha nito. Malapit na malapit nang magdikit ang kanilang mga labi. May pag-ibig na kaya silang nararamdaman sa isa't isa? Paano nila pakikisamahan ang isa't isa bilang mag-asawa? Hanggang dito na lamang po ang ikapitong kabanata ng ating kwento. Sana ay muli ninyong subaybayan ang mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.